Good evening, everyone. Magandang gabi po. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi, Barangay Palakasan. Welcome to this week's edition of our SCOOP forum dito po sa Manila Times Television. Tayo po ay nasa pangatlong episode na, pangatlong kabanata ng Revive SCOOP Forum. At like our first two episodes, ang ating pong tatalakayin ngayon ay ano pa ba, kundi Southeast Asian Games na i-host po natin sa this is November 30 hanggang December 11, ito pong taon na to. At ang ating pong guests ngayon ay walang iba kundi si ang CEO po ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, si Mr. Tats Suzara, matagal na kaibigan ng inyong lingkod. At siya po ang CEO nga ng FISGOC, so lahat ng klaseng subject matter tungkol sa Southeast Asian Games ay nalalaman po niya. Eh, ano pa siya kung hindi niya malalaman lahat yun. Kaya nga po, COO eh. Okay. Magandang gabi po, Pilipinas. Magandang gabi sa Palakasan. Ngayon po ulit yung ating third edition ng SCOOP or ng Revive SCOOP Forum, Sports Communicators Organization of the Philippines Forum. At ang atin pong panauhing pangdangal ay ang Man of the Hour ng Southeast Asian Games, 30th Southeast Asian Games. Wala pong iba kundi ang ating Chief Operating Officer na kilalang kilala po sa Palakasan. Siya po ang pinakaunang Pilipino na naging member ng Federasyon Internasyonal de Volleyball. Ngayon po may nadagdag ng isa yata. And then siya rin po ay dating Secretary General ng Philippine Amateur Volleyball Association. Dati pong administrator ng Philippine Sports Commission Ultra. At marami pa po siyang hinahawakan na mga palakasan o uri ng sports. Ngayon po ay siya po ay Chief Operating, at ito pa po pala, nakalimutan ko. Siya po ang founding president ng Philippine Superliga, ang sikat na Philippine Superliga. And sa ngayon po, siya po ang Chief Operating Officer ng 30th Southeast, a Philippine Southeast Asian Organizing Committee. Wala pong iba kundi si Mr. Ramon Tats Suzara. Magandang nga po, magandang gabi. To my friend Eddie for the last 20 years and also Agnes, no? So, magandang bisig lahat. Ako po ay natutuwa dahil matagal na po hindi naka-guest dito sa SCOOP. Maganda naman na revive to ulit. The last time I guested with SCOOP, I think when I was still Secretary General ng Philippine Amateur Volleyball Association, no? So, maraming salamat at naimbita ako dito. At ako ay natutuwa at ito ay nakadagdag ng informasyon sa publiko through SCOOP na madagdagan ng malalaman ng mga publiko ano na na ang mga progreso at na mangyayari sa 30th Southeast Asian Games itong Nobyembre. Okay, yun nga po. Precisely kaya natin inimbita si Tats dito ay para makatulong din sa medyo may ano ba eh, masalimuot pa ang Southeast Asian Games na ating i-host. Eh, lagi naman tayong galon. Alam na natin niya, alam na ng ating mga kababayan. Ang hindi lang nakakaalam niya na yung ating mga kapitbahay sa Southeast Asian Games na hanggang ngayon ay medyo aligaga dahil sa mga balibalita na baka i-postpone, baka ilipat sa ibang country, alam mo na. Eh, kasalanan din ng ibang kasama natin sa media niya kung ano ng mga pinagsusulat. Eh, kaya ngayon ay naisipan nga natin na imbitahin si Tats dito bilang CEO ng Southeast Asian Games. Eh, siyempre, nakaalam niya lahat. Siya ang nakakaalam lahat kung anong mga naging problema at kung paano nasolve at kung paano i-hold natin ang Southeast Asian Games ng as successful as or if not more successful gaya ng mga nauna nating pag-host. Ang unang tanong siyempre dyan ay overall, anong status ngayon ng ating preparasyon? Ito ba'y smoothly going on? O may mga problema pa ba?
alam ko, wala nang problema sa pera. Yung iba nga, yun ang tinitira sa inyo, na masyado kayong maraming pera. Kaya ayaw kayong magbigay ng ambon, ano, mag-ambon sa iba. Sa balita. Sa balita, maraming anong overall status, ano bang, anong sitwasyon ngayon, nasaan na tayo? Thank you, Eddie. Alam niyo po, yung budget na inallocate na inapprove ni President Duterte is 6 billion. And this 6 billion was based on our master plan na pinagawa ni Speaker Cayetano, yung chairperson natin. Dahil ang main mission and vision ng SEA Games na to is to raise the level of hosting and organizing the games to the Asian Games level. So, maraming mga innovations na mangyayari dito sa 30th SEA Games. Unang-una, we are, sa administrasyon na to, we are building a new sports complex in Quezon City, which in day after tomorrow, magkakaroon tayo ng sports rehearsal, no? Ng swimming, sa athletics, magkakaroon sila ng national team tryout, so the next few days. So, itong unang-unang initial test ng facility natin sa Clark, Bonetting Aquatic Center, Athletic Stadium, saka the first ever athletes village ng Pilipinas. So, it's already 95% by August 31. It should be turned over to FISGOC by September 15. And by September 15, it will be turned over to FISGOC, and then we will start moving in to the new Clark City. So the new Clark City is the showcase. We have other venues or sports, because it's 56 sports. We have other sports, another 54, and to comprise the number of competition venues, a 44 na competition venues at another 8 non-competition venues. So, right now, alam niyo po, sabi nila, maraming pera ang Southeast Asian Games, 6 billion. Pero napakarami po nating proseso. Ang proseso ng pag-procure ng mga equipment, sa venues, ay dumadaan po sa Department of Budget and Management. So, we are following the governance rules strictly. Medyo challenging, medyo na-delay yung na-approve yung national budget itong Abril lang, no? But we're trying to cope up. Ang sabi ko nga sa mga departamento, habang nasa proseso tayo, ang importante natin yung planning. Pag dumating na yung award, tsaka yung implementation, tuloy-tuloy na tayo. So, yun ang una kong instruction sa mga departamento. So, ang New Clark City is our showcase, and we have, that is the main hub sa New Clark City, of course, with some sports at Clark, and then we have sports in Subic. At the same time, we have also the third hub, which is Metro Manila. May pang-apat po tayo, ang tawag po natin ay Southern Luzon or other areas na meron tayong cycling tsaka skateboarding sa Tagaytay. Meron tayong polo sa kabayo, first time din sa SEA Games, dun sa Calatagan, Batangas, at surfing naman sa La Union. Meron din tayong sport event sa Santa Rosa, which is netball, pati sa Binyang, meron tayong women's football. So, napakalaki po. Ito po yung pinakamalaking SEA Games sa history ng SEA Games. 56 sports, 530 events, 44 competition venues, 8 non-competition venues. So, ito ay hindi madali. Kailangan natin ng tulong sa mga kapwa Pilipino, yung media, yung television, yung volunteers natin. Nung Biyernes, nagpunta ako sa Clark, sa ASEAN Convention Center, nag-launch tayo ng, para sa volunteers ng Clark and Subic. And we are expecting 9,000 volunteers. Mm-hmm. Hindi na nga 9,000 kasi may dagdag pa na another 2,500 na security volunteers, no? Eddie and Agnes. So, napakalaki po ito. Ngayon, ongoing ang proseso ng accreditation at entries, sports entries by name ng 11 National Olympic Committee. So, ongoing ngayon ito. Nagre-request nga lahat ng mga National Olympic Committee ng mga
neighbors natin sa South Asia na kung pwede i-extend kasi napakarami. We are expecting 9 to 10,000 at least NTM official. So, mahaba-habang proseso ito na ilagay mo sa accreditation form. No? So, this is ongoing now. And we extended it to September 30, the deadline of both accreditation and the sports entries by name. Mm-hmm. Next week naman po, ay magkakaroon din tayo ng technical delegates meeting na ang technical delegates ay inappoint ng mga Asian Sports Federation or International Sports Federation na mamamahala sa pagpatakbo ng technical sa SEA Games sa 56 sports. So darating po sa next week to finalize, to sign in all the documents ng tawag po natin field of play, yung competition area, yung venues, yung sports equipment. So ito po ay pangalawang meeting na. So after this meeting, we can move forward with the sports equipment needed and to the venues requirements that is needed by all sports. No? By the way, Sir Tats, many are wondering why we are holding the opening ceremonies at the Philippine Arena, the famous Philippine Arena, where habang ang ano po natin, ang main hub natin ay is New Clark City. So they were wondering, bakit doon, paano daw po yung, ito yung mga tanong ng mga masa, paano daw po yung pag-ano ng torch? Dito po yun, no? Ang sinabi ko nga, we are raising the level of the SEA Games to the Asian level. I mentioned to Eddie kanina, this is a historic SEA Games. This is the first time in the history of the SEA Games that the opening ceremony will be indoors. Even the Olympic Games, Asian Games, laging outdoors ang main stadium. First time. Why? Yeah, in all SEA Games. Why? Knowing the vast talents and creativeness, concept of Filipino entertainers, we are doing this for the first time. We will have a what we call an opening ceremony na digital. So I don't know kung paano maiisip yun with the new technology. Yes. So yung lighting of the cauldron na may mangyayari sa Philippine Arena, may mangyayari din doon sa New Clark City. So it's simultaneous yan. Of course, hindi mo natin sasabihin kung ano yung programa natin. Yan ay medyo pinag-aaralan pa. And once ready na lahat, mga producers natin, yung production company na from the local and international, then we will announce it separately, maybe in this forum again. No? So, kakaiba po to. Sa dami-dami po natin magagaling na singer, na dancer, plus yung international contribution and production, I'm sure this will be the most unforgettable, most memorable, most viewed, best hosted SEA Games. Alam niyo man, magaling din mag-host ang Pilipino despite na ito lang ang budget natin. Alam mo yung 6 billion budget na yan, wala pa rin sa budget ng Malaysia tsaka Singapore. No? Ang Singapore has $250 million. Ang Malaysia naman is $150 million. Wow. And they have world-class facilities. Tayo, ang facilities natin, we have world-class also. Yung New Clark City, Moa Arena, World Trade Center. So, we're trying to cope up. This is the target of the SEA Games. The objective is to surpass previous SEA Games. And I hope we can surpass also the previous host like KL, Singapore, or Thailand. This is our target, that the Filipino can. And probably host also the Asian Games. Yeah, why not? I think the last time we hosted this Asian Games was 1954. No? Ang tagal na, parang Indonesia yan. 1962 sila, tapos nag-host ng Asian Games 28, napakatagal na. So I think that should be a target. And I hope our Philippine Olympic Committee President, Congressman Bamputuli Tolentino and Chairman Butchamires and PSA can consider to bid with the OCA, the owners of the Asian Games, for the 2030 Asian Games. Right now, I heard India is bidding and then one more country. I think it's Kazakhstan, I think. No, but I think we have a good chance of hosting the Asian Games. Napakatagal na, hindi tayo nakapag-host ng Asian Games. Pag ginusto natin, kaya. Kaya na. Siyempre, mas friendly tayo sa Asian neighbors natin kaysa sa ibang countries. Countries, ating pinagmamalaki at sa
we are actually the best to organize this event of this magnitude. Mga Asian Games, Miss Universe. You know, and they should experience the Filipino hospitality. Nag-scramble tayo to the finish line, pero at the end of the day, successful. Yes. Doon tayo magaling eh. So there, mga kaibigan, mga kababayan, suportahan po natin ang Southeast Asian Games, ang 30th edition ng Southeast Asian Games. Magtulungan po tayo, tangkilikin po natin, tulungan po natin ang ating mga official, ang ating FISGOC. Suportahan po natin, wag na po tayong magkaroon ng bickerings, lalo na po sa social media. Dapat po, suportahan natin. Kailangan po manalo yung ating mga atleta. Alam naman po natin, may advantage tayo dahil home court advantage, Philippines. Pero po, yung mga konting pagtatalo dyan, wala naman po yan. Matatapos din po yan at masosolve. Tulungan lang po natin ang ating mga organizing committee. So, that's 2 days from now. Subic is crack is fully operational na. Yeah, it's not fully operational. We are testing the aquatic center and athletic stadium by our national team. Mm-hmm. They're doing their tryouts. Mm-hmm. So this is initial what we call ang tawag po natin dyan, sports rehearsal. Okay. Yung official test event na ang tawag ko diyan test event, official test event na full service will be in October, end of October. Na lahat ng departamento ng FISGOC ay involved na. We will try from pagdating sa airport. So, mga ganyan, no? Lahat ng ano na. So, parang fully operational. And then, yung separate venues for opening ceremony and torch relay. Final na rin yan. Final na. Konting ano na lang. Yeah, konting logistics, ano na papalabas natin. Okay. So, papahinga muna tayo ng sandali at medyo nakapos na kami ng hininga dito. Tatlo kami tao rito. Okay. Mga isyung pinag-uusapan. Mga palitang laman ng pahayagan. Impormasyong dapat niyong malaman. Tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face off. Okay, balik po tayo. Tanungin naman natin ngayon si Tats kung ilang sports ba tayo kasali? Okay, as host, of course, sa atin naman ang galing ang mga sports na in-approve ng SEA Games Council, no? 56 sports ang total na sinariyan natin. Of course, all sports. 56, ha? 56. First time din yan. Yung events naman, I think we have to wait the entry time by names, no? But we have 530 events, no? Mm-hmm. But I hope we can participate in all, but I'm not so sure, hindi naman siguro. But we have 530 events, so but definitely the 56 sports, kasali tayo. Yung events lang, may vary, no? Sa so, 530 events. Hindi pa rin alam kung ilang athletes ang padadala natin. The total athletes, the entry by numbers, kasi nga entry by numbers nasa bitna, is already 1,800. Philippines yan, ha? Yeah, Philippines yan. That is the delegation, including team officials, no? With a ratio of 2 athletes to 1 official, no? That's 1,800. And of course, as host, we are the biggest. Although I saw the number of entries from other countries, malalaki din. Indonesia, 1,000. Singapore, 1,000. Vietnam, Thailand, malalaki din. But I'm normally, after the sports entry by names, nagre-reduce yan from 11,000, magiging 10,000 or 9,000 plus. So I'm anticipating that after the deadline of the sports entry by names next week, nakikita ko mga 9 to 10,000 o 9,500. Ano lang yan, ha? Athletes and team officials. Wala pa yung mga international technical officials na another 2,500. Plus, yung mga other guests natin, yung council, yung, of course, maliit lang yung mga VVIPs, IOC, OCA, ANOC, no? So, plus,
ang ano pa natin ay mga broadcasters and foreign media ay normally napakalaki yan, no? Ang mga Thailand magdadala ito eh 200, 300. So that's another 1,500. So we're expecting really a total of 17,000 expected guests, no? Na pati mga ano ng mga supporters ng bawat atleta magbabakasin sa Pilipinas. Ngayon nakikita ko na may ang Thailand nagbook na hanggang Lucita sa golf. Umaabot na doon booking. So sa Clark, Subic, no, aside sa ating mga tourists na Filipino and other foreign tourists, eh puno po ang Subic at Clark ngayon pa lang, pati sa Metro Manila. Ang sabi nga sa akin sa ano sa PICC ng mga nearby hotel sa Sofitel, Conrad, puno kasi marami din convention sa kasi peak season Nobyembre, magpapasko. So these are all the challenges that we are trying to finalize with hotels, transportation, food, including the logistics, no, and even including the traffic situation. So we had a meeting now already with the OTR, with PNP, and we're trying to have a follow-up meeting again. On September 3, the Executive Secretary, Miguel Dea from Malacanang, has requested for an inter-agency meeting with all government agencies on September 3 at the PICC. So again, this is another major step of having a cooperation, communication, and to realize with the different agencies like Department of Tourism, Customs, Airport, Immigration, so all these things, no? Ang marami lang ng reklamo sa mga foreign delegates natin kada punta nito for meeting is yung traffic. Sa Metro Manila. The challenge is in Metro Manila because of the traffic. Clark and Subic, we have no problem. But I told them when we came from Clark for an inspection, pabalik, sa Balintawak ang grabe ng traffic. So sabi ko naman, galing naman kayo ng Clark, papasok kayo Balintawak, no? Wala namang ano, wala, hindi man pwede na atleta galing sa Clark pupunta ng Maynila. Saka Balintawak, wala namang sports. So there are no sports that will be affected by the traffic. For example, bowling sa Star Mall, EDSA. So, ang hotel nila, nearby lang din. So, hindi na kailangan, ano, yung sports natin sa Rizal Memorial, meron tayong volleyball, taekwondo, weightlifting, football. Tennis, football, soft tennis. So, ang hotel, dyan lang siguro sa Sheraton o dito sa Gen Hotel. O mga maraming hotel dyan, malapit lang. So, hindi ka matatraffic. So, these are the plan that our Game Services Department, who's in charge of accommodation and transportation and catering, na the closer the hotel, then it is more accessible to our athletes and officials. Yan ang mga problema na yun, ano eh. Just something na dapat natin ikatawa kasi alam niyo naman tayong mga Pilipino, ang Pilipinas, talagang puntahe ng bisita eh. Bisita, Tuwing mag-host tayo ng SEA Games, laging pinakamarami. Daming bisita. Pinakamarami dahil sa una-una, maganda ang talagang talawan natin. Marami tayong May question pa, Sir Tats. Yung mga ating mga kababayan, lalo sa social media platform, kung lagi tayo nakatutok, may isa pa silang laging tinatanong tungkol po dun sa tickets kasi maraming gustong manood. Ah, okay. So, they're asking po, paano raw po ba sila? Ngayong araw na to, magpa-finalize kami ng ticket prices and ticket where we will saan ibibenta ang tickets with SM tickets, no? Because SM tickets is one of our, not really SM tickets, SM group is one of our sponsors and SM tickets falls under there. Ang sinasabi ko, kasi magtatanong, mayroon bang libre, ganyan. So, ang sinasabi ko, lahat ng venues ay may bayad po. Ang sinasabi ko may bayad, the only reason na sinasabi ko, para lahat ng manonood, parang manonood ka na ng sine, lahat tayo gusto manonood ng sine, may value. Kahit na 5 piso lang o 10 piso yung ticket, may value na ako, bata, matanda. Magbayad ako 10 piso o 20 pesos, gusto ko makapanood ng long balls.
may value. Kasi pag libre, walang value. Of course, there are some civic organizations, yeah, mga orphanage, o mga schools will give the group discounts and special privileged people that will allow them to watch the games, no? But I just wanted to tell the public na bigyan natin value bawat sport, kahit petang pa yan, lawn balls pa yan, o netball pa yan, na hindi popular sa mga Pilipino. Yeah. Kasi inisip natin, basketball, volleyball, yun mga sikat na panonorin. Pero kahit sa maliit na halaga, bigyan nilang value na itong game na to ay importante. Hindi lang to na porket hindi sikat na sport na to, eh, libre na. Huwag naman ganyan. Bigyan natin value lahat para may value na the games is may value, importante, importante ang sport. Importante ang mga tao, atleta, so ganoon po ang mangyayari. Tsaka lahat naman ng lahat halos siguro ng events ay meron ng Pilipino interest. Marami lang pag Pilipino maglalaro, no? Ako tatanda ko last time na nag-host tayo, pati yung softball and baseball. Puno, for the first time, nakita kong puno ang Rizal Memorial Stadium, baseball and softball stadium. Sure. Puno yun. Nagulat nga si Presidente Macapagal Arroyo. Nandun siya sa Husio or something. Malakas ang Husio kay Victoria. Pagdaan niya, bakit ang dami tao yun? Baseball and softball, sabi ko. Bakit hindi tayo dito nagpunta? maraming tao, yung security, yung problema. Anyway, nabanggit niyo po yan, dating former President Gloria Macapagal Arroyo. Is PRRD the guest of honor si President Duterte Tatay Digong sa opening the head of state na normally opens the opening ceremony of the SEA Games, no? So these are things that ang pag-usapan namin next week yung planning ng opening ceremony with the PNP, NLEC, the OTR, yun ang papanuhin namin because we will have in October when we have the official test events, we will do a lot of simulation. Mm-hmm. So opening, yung sport, tsaka yung logistics requirement ng bawat sport. So we will do a lot of simulation para ma-test natin, mag-run through tayo lahat. Testing yan. Kung anong kapabilidad ng stadium, yes, kung anong kapabilidad ng organization, something like that. Ano, mga vital, ano yan, vital points na dapat nating solvein bago madumating yung the day. Nakakatuwa lang, Eddie and Agnes, yung mga taga-pubinsya sa Cebu, sa Davao, sa nearby provinces, nag-iimbita sila about updates from the SEA Games hanggang Cebu. So, I have to accept this invitation from the tourism organization para ma-update din sila. So, iimbita si our domestic people from the provinces are willing to come to Clark, Subic, and Metro Manila. So, kahit nga yung mga aside sa mother ko sa Cebu, pati yung mga auntie ko, pupunta daw sila. Sabi ko, sige, punta kayo lahat. So, the interest is not only in Metro Manila, Clark or Subic. Yeah, all over the country. Alam mo naman tayo kasi basta itong national undertaking, supportado ng mga Pilipino yan. And ito pa isang maganda, dun sa volunteers program, nag-online registration tayo. Mm-hmm. Almost 9,000. And there is 1,100 na online registration from a foreign country in the nearby natin, Indonesians. Yes. There are about maybe 800 Indonesians na nag-apply online ng volunteers. So these things are nakakatuwa. Yeah. Nag-host sila ng Asian Games last year. So we're trying to consider, of course, hindi natin kaya tanggapin ng 800. dahil siyempre kahit sagot nila pamasahe baka nag-ipon sila, but we'll do something that we can accept not only Indonesians but foreign volunteers na matulungan natin sila sa accommodation na kahit mga dormitory lang, mga ganyan. So nakakatuwa yung interest na hindi lang dito sa Pilipinas pati outside of the Philippines like the Indonesians because of yun nga is nasabi kong malimit. Ang SEA Games kasi friendship first, yes, before competition. Yes. Kaya yung mga kapit
ano natin. Yes, no, not only about sports. Kapit bansa, no, talagang pinupuntahan. Is to meet friends, new friends. Lalo, lalo Pilipinas. So. Ganoon. Okay, so. Make new friends. Meet new friends. You know, we win as one. We win as one, we work as one. Diba? We win as one, ha? We win as one. Ganun bang, ano, ganun? We win as one. May slogan ba yun? Battle cry o ano? Yan ang slogan ng SEA Games. We win as one. And our mascot is Pami. Dahil for short, Pamilya. Pami. P-A-M-I. Para sa mga bola, hindi ko na ma-feature, pero ano na namin, mamaliit na bola. No? So, for the word Pamilya. Pamilya. Parang, ano ba, squeeze ball siya. It's like a squeeze ball. No? But it's very smiling, funny, sporty. Nung dati kasi mga ano eh, mga birds. Oo, mga ganyan, yes. Mga hayop. Ito is more, alam mo kasi ngayon, even in the Olympic Games and sa Asian Games, iba na ang trend ng mga logo and slogan ngayon. Oo nga, hindi na yung, hindi na yung country yung binibenta. Oo, kung ano-ano na. Oo, more on the, ano. Okay, rest muna ulit. Babalik po kami. Babalik kami. The new era of Philippine TV has arrived. And we are here to lead the way. Here to deliver unbiased news. Here to spark fearless conversations. Here to redefine intelligence. Here to spread hope. Here to get your adrenaline pumping. Here to give you an inside look. Here to pay tribute to legends. And here to let your genius shine. At the end of the day, we're not just here to inform. Not just here to entertain. We're here to uplift the Filipino spirit. The Manila Times TV. Aspirational. Inspirational. Okay, kinakapos na po tayo sa oras at siguro kailangan muna natin magpaalam. Maraming pa pupunta si Boss Tats at medyo marami rin pa tayong gagawin. So, hingin na muna natin siya ng ano, kung anong masasabi pa niya. Salamat sa SCOOP, no, to Eddie and Agnes. Ninyanan ko po ang invite ko lahat ng mga Pilipino na suportahan ang 30th SEA Games. This coming November 30, ang opening, and December 11, ang closing, sa New Clark City, sa Clark mismo, and then sa Subic, Metro Manila, Batangas, Tagaytay, La Union, sa Binyang, tsaka sa Santa Rosa, para makapanood po tayo ng 56 sports, 530 events, at panoorin po natin ang Pilipinong atleta para magtagumpay ng maraming ginto na medalya. Yun po ang hangad natin. At supportahan po natin lahat ng mga tao para sa tagumpay ng Philippine sports. So, we'll make this historic for all of us as Filipino. Yung sabi ko ay, we win as one because we are one family. So, we win as one dito po sa 30th SEA Games. Ayan po, sana po ay naliwanagan tayo. Pilipinas, marami po tayong narinig kay Sir Tats, ang COO ng FISGOC or ng Southeast Asian Games Organizing Committee. Marami po tayong nalaman sa kanya, marami po tayong aabangan. Tangkilikin po natin, suportahan po natin ang atletang Filipino. And maraming salamat Sir Tats, pinaunlakan mo po kami and Tito Eddie. Pero hingi po ako ng pagkakataon na batiin po silang dalawa. Ngayon po ay birthday ni Tito Eddie. And tomorrow po, birthday ni Sir Tats ng FISGOC. Sabado po pala. Sa Sabado po, birthday din ni Sir Tats. August 29, August 31. Mga bilhin kami. Kaya mababait. Thank you very much po. Maraming salamat at see you next week po. Thank you, Eddie and okay. Agnes. On that note, paalam na po tayo. At siguro sa susunod na Biyernes, ay makikita na ninyo ang ating mga atleta na magdadala ng ating bandila
ang ating tatlong kulay, red, white, and blue. At suportahan din natin sila. Maraming po salamat hanggang sa susunod na linggo. Salamat nga pala doon sa mga nagsibati sa akin. Lalo-lalo, hindi yung birthday ko ha, mas marami yung bumati sa akin dahil nalaman nila na ako pala yung newsboy bago naging reporter. Very inspiring story. Kaya, yun ang aking buhay. Eh, alam niya, tatlong beses na tayong nasasaksak, dalawang beses natin nababaril because of sports. Mahal ko rin ho itong sports na to. Maraming salamat. Siyempre, Manila Times. That yes. Maraming salamat po, Dr. Dante Ang ng Manila Times. Sir, thank you very much po sa pag-revive nyo ng Scoop Forum. Okay. Thank you. Amat, happy amat. Birthday, ah. Happy birthday, no? The new era of Philippine TV has arrived. And we are here to lead the way. Here to deliver unbiased news. Here to spark fearless conversations. Here to redefine intelligence. Here to spread hope. Here to get your adrenaline pumping. Here to give you an inside look. Here to pay tribute to legends. And here to let your genius shine. At the end of the day, we're not just here to inform. Not just here to entertain. We're here to uplift the Filipino spirit. The Manila Times TV. Aspirational. Inspirational.